may isa pong libro, ang ganda po ng pamagat, sabi, Things You See When You Slow Down. Mga bagay na iyong nakikita pag hindi ka nagmamadali. Oo nga naman po, pag nagmamadali tayo, mayroong mga bagay na hindi natin nakikita na minsan hinahanap natin. Tingnan niyo po yung karanasan niyo. Pag umaga, nagmamadali kayong pumasok. Minsan hindi mo alam kung nasaan yung susi. Hinahanap mo ang pitaka. Yung mga matatanda, hinahanap yung salamin. Nakakatawa, suot-suot na pala nila yung hinahanap nila. Pero bakit hindi nakikita? Dahil nagmamadali. Sa Japan, napakarami pong nagpapakamatay na nagtatrabaho. Bakit? Pinagmamadali sila. Gustong makuha ang deadline. Napakarami po ngayon nagtatrabaho, mga artist, yung mga nagdo-drawing sa anime, sa cartoons. Dahil pinagmamadali doon sa deadline, dapat matapos nila yung palabas. Napakarami po sa kanila, sumusuko na, gusto na magbikti. Bakit ba minsan sa buhay natin nadidepress tayo? Kasi nagmamadali tayo na makuha natin yung isang bagay na gusto natin. Di po ba? Gustong pumasa sa exam, nagmamadali. Gusto agad na huminto sa pagbibisyo, magbago yung asawa. Gusto agad mabayaran yung utang. Gusto agad gumaling sa sakit. Gusto agad na yumaman, umuwi na dito sa Pilipinas. Pero kahit na anong gawin mong pagmamadali, kung hindi pa para sa iyo, dapat tanggapin mo. Bakit nalulungkot ka? Bakit nag-aalala ka? Bakit nabibigatan ka? Bakit walang tuwa? Kasi gustong makontrol yung hindi nakokontrol. Nagmamadali na makuha yung gusto na hindi pa naman nakapanahon. That is the source of our depression and frustration a lot of times in our life. Ganyan tayo eh, nagkakraming. Mas gusto natin nagmamadali. Pero tingnan niyo po, what do we miss? Ano yung nawawala sa atin dahil sa pagmamadali? Yung tuwa, yung kapayapaan ng ating mga kaisipan. Kung hindi ka magmamadali at bibigyan mo ng oras at panahon, tingnan niyo po ang larawan ng Guadalupe. May milagro kayong makikita. If you slow down, take your time, look closely at the image of Guadalupe, there is a miracle that you will see. At ano po yung milagro na makikita niyo? Dalawang bagay. Pakatignan niyo po yung mata ng ating mahal na ina. The original image na makikita niyo po doon sa Guadalupe sa Mexico. Pag tinignan niyo po yung mata ng painting, may makikita po kayo na mga itsura hugis sa mga tao. At pag tinignan niyo daw yung mata ng mahal na ina doon sa Guadalupe, buhay na buhay po yung mata niya. Yung nga pong Hapon na eksperto na tumingin doon sa mata ng ating mahal na ina, habang tinitignan niya, nahimatay po. Bakit? Kasi nakita niya buhay. Yung mata parang tinitignan din siya. That is the miracle. But see, what is that picture of the Guadalupe teaching us? You can never see that miracle and you can never feel the love and the grace of God if you are hurrying in life, if you are rushing in life. Magandang paalaala po yan. Kung hindi ka magmamadali, kung marunong ka magpasensya, may makikita ka, masusumpungan ka at matatanggap kang milagro. So dalawang paalaala po sa atin. Una, huwag kang magmadali. Dahil pag nagmamadali ka, yung mga hinahabol mo, tatakasan ka. May kasabihan na very beautiful quote, it says that when you stop chasing things in your life, these things will turn around and come to you. Hindi mo naman kailangan habulin yung mga bagay-bagay sa iyong buhay. Ano man yan ang iyong hinihiling, kailangan ka lang na huminto. Ano ang sabi sa Biblia? Sabi po sa Exodo, sinabi ng Diyos kay Moises, Be still and I will fight for you. Isang kailangan natin matutunan yan sa ating buhay na tayong walang tigil sa pagtatrabaho, sa pagmamadali. We have to be still and allow God to fight for us. Allow God to do His work. But secondly, be humble. Dahil nagpapakita ang Diyos sa mga mapagkumbaba. Si Juan Diego na nakakita sa mahal na ina doon sa Guadalupe, Mexico, isa siyang mahirap, balo na lalaki. Pero hindi nagpakita ang mahal na ina sa obispo, sa pare, sa mga nag-aral. Doon sa simple at mahirap na tao, doon siya nagpakita.
At sino ba yung mga nakakita sa ating Panginoon ng sinilang siya, kung hindi mga simple na mga pastol? Ito po yung ating ipagdasal. Hilingin natin ang grasya ng pagpapasensya. Huwag tayong magmadali. Hilingin natin ang grasya ng pagpapakumbaba para makita natin ang milagro, ang pagpapala matanggap natin sa ating buhay. Remember this, my dear friends, that somewhere, someone is depending on you to do what God calls you to do. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo na mabuti dahil merong taong umaasa sa iyo. Kahit na sawang-sawa ka na dyan sa kasalanan, bisyo ng asawa mo, maging mabuti ka pa rin ina para sa iyong mga anak dahil umaasa sila sa iyo. Kahit na pagod ka ng nagtatrabaho, magtrabaho ka pa rin, magtsaga ka pa rin, kasi yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo, umaasa sila sa iyo. Kahit na nai-stress ka na sa pag-aaral, kahit na naiinip ka na, kahit na nagsasawa ka na, mag-aral ka pa rin dahil umaasa din ang pamilya mo sa pagtatapos mo. May umaasa po sa atin. May naghihintay doon sa mabuting ginagawa natin. Tandaan natin ito. Pag tumigil tayo, pag hindi natin ginawa yan, paano na lang sila? Buti na lang po itong si Jonah. Kahit na tumakas, sinundan pa rin niya yung utos ng Diyos. Siya ay pumunta dito sa siyudad ng Nineveh at siya ay nangaral. And see, this is a great miracle story. Kahit na napakalaki po ng siyudad ng Nineveh, naglalakad siya, nagsasalita siya, nangangaral siya, sinasabi niya, pag hindi pa kayo nagbago sa inyong buhay na pagkakasala, masisira ang inyong siyudad, mamamatay kayo. Isang tao naglalakad, nagsasalita, nangangaral, pero ano po yung naging epekto? Pinakinggan daw siya ng mga tao at nakarating itong mensaheng ito sa hari. At kahit ang hari, nagbago siya, nagsisi sila, nagpakumbaba sila. At dahil daw dito, naawa ang Diyos. Hindi niya sinira ang kanilang siyudad, hindi niya pinatay ang mga tao. Eh kung hindi ginawa ni Jonah yung pinapagawa ng Diyos, ang dami sigurong namatay na tao. Eh kung hindi nangaral si Jonah, kawawa naman ang siyudad ng Nineveh. But see, because he did what God called him to do, people were saved. People were depending on his preaching. People were depending on his mission. And because of that, they were saved. Paano na lang ang ating Panginoon kung hindi niya tinuloy ang kanyang mission? Napakarami siguro bulag pa rin. Napakarami siguro pilay pa rin. Napakarami siguro gutom pa rin. Napakarami hindi napatawad ang kanila pagkakasala. Napakarami siguro patay pa rin. Kahit na madalas nilalait siya. Kahit na madalas sinisiraan siya. Kahit na madalas nagplaplano sila paano nila mapapatay ang ating Panginoon. Jesus did not stop his mission because there were people who were depending on him. Ganyan din po ang alalahanin natin. Huwag tayong tumigil sa paggawa natin ng mabuti. Alam ko napakarami sa atin napapagod na. Alam ko napakarami sa atin nagsasawa na. Alam ko napakarami din sa atin tinatamad, nadidepress, nalulungkot. Pero kung titigil ka sa paggawa ng mabuti, kung hindi mo gagawin yung pinapagawa ng Diyos, paano na yung mga umaasa sa iyo? Tandaan mo yun, may umaasa sa iyo. Eh baka ikaw na lang nga yung inaasahan nila. Paano pa kung susuko ka, lumaban ka, magtrabaho ka pa rin, magmahal ka pa rin, at umasa ka sa Diyos? Alam niyo po, last week, nilapitan po ako 2 beses ng 2 tao. Pagkatapos ko po ng misa, yung isang lalaki, galing pa po ng Las Piñas, nagmotor lang po. Sabi niya sa akin, Father, salamat po sa mga humili niyo. Dati po, manginginom ako. Dati, loko-loko ako. Pero alam niyo po, dahil sa mga humili niyo, napapanood ko sa Facebook,
nagbago na po ako. Yung isa po nilapitan ako pagkatapos kong magbinyag. Sabi niya, Father, papicture po ako. Pagkatapos sabi niya, salamat po dahil po sa inyo. Huminto na po ako sa online sabong. Wow, salamat sa Diyos. Yung isa po, minessage ako. Nung araw, dapat nagpapakamatay na. Ibabangga na daw po dapat niya yung kanyang kotse. Pero nagpapasalamat, sabi niya, Father, salamat po. Hindi ko po tinuloy yung pagpapakamatay ko. Nung araw, nag-aalala po ako sa pera. Napakabait po ng Panginoon. Binigyan po ako ng project worth million-million. Eh kung hindi po ako gumagawa ng video, eh kung hindi ako nagpre-prepare ng mabuti sa aking mga humilya, eh kung tumigil ako sa aking pangangaral, ilang kaya yung mga sumuko na? Ilang kaya yung mga hanggang ngayon lulong sa bisyo, lulong sa sugat? Ilang pa kaya yung mga nananatiling depressed, malungkot, unmotivated? Kahit na po ako, nakakaranas din po ako ng lungkot at pagod. Pero linalabanan ko po kasi yan po ang palagi kong iniisip at inaalala. There are people who are depending on the Word of God. There are people who are depending on me to do my ministry well. At ganyan din po ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Continue your being good. Continue your mission. Because somebody is depending on you. May umaasa sa kabutihan mo. Huwag kang susuko. At tandaan mo, maniwala ka, pinapalakas ka palagi ng Diyos. Hindi kanya pababayaan na manghina siyang bahala sa'yo. Basta't gawin mo lang ang pinapagawa niya. Basta't sundin mo lang ang tawag niya. Marami sa atin, kapag may problema, kala katapusan na. Agad-agad tayong nalulungkot, agad-agad tayong nadidepress, agad-agad tayong nasumusuko. Hindi po ba? Pero, kung may pananampalataya ka, mangingibabaw, mag-iiba ang iyong paniniwala, mag-iiba ang iyong mararamdaman. Kung may problema ka, pero malalim ang iyong pananampalataya, mauunawaan mo na ang problema ay hindi katapusan kung hindi umpisa ng grasya at biyaya ng Diyos. Amen? Kung nananalig ka sa Diyos at may problema ka, maiintindihan mo na ang lahat, kahit na ang problema, ay regalo. If only you have a deep faith in the Lord, you will realize, you will see that everything is a gift. That is really the truth of this life. That everything is a gift. Say that to yourself every day. Whatever you are experiencing, say, realize, and understand, this is a gift. Magpasalamat ka sa Diyos. Ano man ang nararanasan mo, regalo yan sa iyo. Yan man ay sakit, yan man ay utang, yan man ay sirang relasyon, yan man ay pagkakamali mo, yan man ay hindi pagkakaintindihan pa rin sa pamilya, o yan man ay lungkot dulot ng kamatayan ng iyong minamahal. Lahat ng yan, regalo. Everything is a gift from God. Napakaganda po nung sabi ng isang Roman emperor, ang pangalan po si Marcus Aurelius, "What stands in the way is the way." Ang balakid sa daan ay ang daan. Pero paano ito magiging daan? Huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Pagpatuloy mo. Whatever obstacle we have, hindrances we have, problems we have in our lives, they are not there to stop us. They are there to redirect us. Dito riyan ng Diyos. Kaya nga masasabi natin, yan pa rin ay regalo galing sa Diyos. Madalas ang mga problema natin ay tulong ng Diyos sa atin dahil ayaw tayong mapahamak ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mas masaktan. Tingnan niyo po, narinig natin sa Ebanghelyo ang kwento tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon.
Pero ano nakita nila? Isang libingan na walang laman. An empty tomb. But see, for the disciples, for the apostles, the death of Jesus, a disaster, a tragedy, a problem, was a gift. The empty tomb was a gift. Ang kamatayan ng Panginoon, masakit, oo, pero ito ay regalo. Ang libingan na walang laman, regalo. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang libingan, ay daan para sa ating kaligtasan. Pero paano nila nakita na ito ay daan? Paano nila nakita na ito ay regalo? Dahil meron silang malalim na pananampalataya sa Diyos. Nakita nila ng kamatayan at ang libingan na walang laman ay regalo dahil hindi sila nanatili doon. Hindi sila tumigil doon. Sila'y nagpatuloy. They want to discover the gift of God in your life. Do not stop. Continue beyond the death. Continue beyond the empty tomb. Continue beyond your tragedies, beyond your problems. The Lord is waiting for you. The Lord will give you something. The Lord will reveal something very beautiful to you. Kailangan ka lang magpatuloy at huwag kang titigil. Mayroon pong dumating dito sa parokya. Hindi ko po siya kakilala. Nagpapasalamat kasama yung pamilya niya. Umiiyak agad. Tapos sabi niya sa akin, "Father, baka hindi niyo na po ako makilala. Pero last year, tumawag po ako sa inyo. Ako po yung babae na habang nagmamaneho, gusto kong magpakamatay. Dahil sobrang dami ng aking utang at dahil tinaboy ako, pinalayas ako ng aking mga anak, ng aking pamilya, dahil pati yung pera nila nagamit ko dun sa aking project, dun sa aking trabaho. Pero salamat po, Father. Kasi tingnan nyo na po, after 1 year, naging okay din pala. At kasama ko po sila ngayon. Alam niyo po kung ano yung milagro doon. Hindi lang po yun. Sabi niya, "Father, di kami Katoliko. Seventh-day Adventist kami," sabi niya. "Pero nagpapasalamat kami, bless mo kami." Tingnan niyo naman po, no? Gumawa ng paraan ng Diyos. Dati, gusto magpakamatay, nalampasan. Yung mga utang, nabayaran, nagiging okay na yung relasyon, umaasenso na yung negosyo. Pero hindi niya mararanasan yon kung tumigil siya. Hindi po ba? Hindi niya mararating yon kung nagpakamatay siya. Pero dahil dun sa problemang yon, naranasan niya ang tuwa, ang galak. We can never really experience real joy without passing through great sorrows. Amen? Hindi mo matatamasa, hindi mo mararanasan ang galak kapag hindi ka dumaan sa matinding lungkot at pangungulila. Kaya nga, tandaan mo, anuman ang problema mo, hindi pa katapusan yan. Nag-uumpisa pa lang. Our problems are the steps, the doorways to joy, to our happiness, to our peace. You have to move along. You have to go on and go on with great faith. When God does not remove your struggle, God increases your strength. Tandaan niyo po yun. Kung kahit na nagdadasal ka na nagdadasal, hindi inaalis ng Diyos yung iyong mga pagsubok, yung iyong mga pasakit, isang ibig lang sabihin nun, pinapalakas ka pa rin ng Diyos. Because we read in Isaiah 40, God gives power to the weak, and to those who have no might, He increases their strength. But to those who wait on the Lord will have their strengths renewed. Ang ganda po. Sa ating pong ebanghelyo, niyayaya tayo ng ating Panginoon, kunin nyo ang inyong mga krus. Dalhin nyo, buhatin nyo. Minsan, sinasabi natin sa ating mga sarili, hindi naman ako bibigyan ng problema ng Diyos na hindi ko kaya. Pero sa totoo lang, alam ng Diyos, hindi mo kaya. Pero bakit pinapabuhat pa rin ng Diyos sa'yo yung krus kahit hindi mo kaya? Kasi alam niya,
na siya kaya kanyang tulungan. Kung hindi mo kaya, kailangan tandaan po natin na kaya ng Diyos anuman ang bigat, pagsubok at hirap na ating pong pinagdadaanan. Sabi niya, I will renew their strength. Papalakasin ko sila. Hindi sinabi ng Diyos, naaalisin ko yung kanilang mga pagsubok. Magtiwala tayo na habang tayo ay sumusunod sa likod ng Diyos, tayo ay binibigyan niya ng lakas at buhay. Huwag po tayong mapaghihinaan ng loob. Opo, tunay na masakit at mahirap. Mahirap para sa isang ina na nakikita niya yung kanyang anak nagdurusa sa sakit. Pabalik-balik sila sa hospital. Mahirap para sa isang magulang ang alagaan ang isang anak na may kapansanan. Di po ba? Mahirap para sa isang magulang yung magpagod, magtrabaho, nakalayo sa kanya mga pamilya, nasa ibang bansa, naho-homesick, para lang magpadala ng pera, para mayroong pangkain, at para mayroong pangmatrikula yung kanyang mga anak. Mahirap. Mahirap din na araw-araw, nagsasama pa rin kayo ng iyong asawa, pero hindi na kayo nagkikibuan. Mahirap, hindi na kayo nag-uusap dahil meron talagang bagay na hindi nyo mapagkasunduan. Mahirap para sa iyo, nakalimutan mo yung ginawa niya pagtataksil. Mahirap na tayo ay humaharap sa iba't ibang pagsubok ng ating buhay. Pero tandaan po natin that when God does not remove your suffering, God renews your strength. Kasi po, pag inalis ng Diyos yung iyong paghihirap, yung iyong pagsubok, yung bigat, yung sakit, you are removing yourself from reaching paradise. Eh ano ba ang naghihintay sa atin sa paraiso? Kung babasahin niyo po ang kwento sa Biblia, in the promised land, in paradise, there are giants. Meron daw mga higante naghihintay sa mga tao ng Israel. Kung aalisin ng Diyos ang iyong mga pagsubok, hindi ka magiging malakas para harapin mo ang mga higante ng buhay mo. Remember also, my dear friends, that in every success comes a burden. That in every blessing comes with it suffering. Bawat tagumpay merong paghihirap at bawat bendisyon merong nakalakip na bigat. Yes, tough times last. But remember, tougher people last longer. Minsan, pag tayo ay nahihirapan, ang tagal-tagal ng oras, naiinip tayo. Pero kung ikaw malakas ka, mas magtatagal ka kaysa sa anuman pagsubok mo at problema. Konti lang ang ating lakas. Konti lang ang ating nakakayanan. Do not depend on your own strength, but depend and discover the strength and the power of God. Palitan natin yung ating dasal. Never ask the Lord to remove your struggles, to remove your suffering, to remove your problems. But ask it in prayer. Lord, renew my strength. Panginoon, palakasin mo ako. Two ways to see life. Dalawang paraan para tignan mo ang buhay. Ito ay isang milagro at regalo, isang grasya. O makita mo hindi naman milagro, isang sumpa, isang disgrasya. You choose. Pamili ka. At sa iyong pagpili, dyan manggagaling kung ano ang iyong mararamdaman at mararanasan sa buhay. May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang atleta. Ang pangalan po niya ay si Jim Thorpe. Noong po 1912, sumali po sa Olympics itong lalaking ito. At ang paligsahan po na kanyang sinalihan ay ang track and field. Takbuhan, unahan. Bago po mag-umpisa ang competition, may naging problema.
dahil may nagnakaw sa sapatos po ni Jim Thorpe. Pero hindi po siya sumuko. Naghanap po siya ng paraan. At alam niyo po kung ano ang nangyari? Nakakita po siya ng sapatos nakatapon sa basurahan. Luma, tira, mabaho. Pero kinuha niya ang mga sapatos na ito, sinuot niya. Ang problema malaki sa kanya. Kaya naman po nilagyan niya ng medyas doon sa loob ng sapatos. Dinoblihan po niya yung medyas na kanyang sinusuot para lang magkasya itong mga sapatos sa kanya. At sumali po siya kahit na napakapangit ng kanyang sapatos. Alam niyo po kung anong nangyari? Nanalo po siya. Hindi lang po minsan, kung hindi dalawang beses. Anong place? 2 times he won the gold medal in the 1912 Olympics. Napaka-imposible, pero naging posible. Pwede siyang magreklamo, pwede po siyang sumuko, pero hindi. Dahil nakita niya ang kanyang buhay ay posible. Isang milagro. Kahit na ang buhay mo, maraming kulang, maraming problema. Sabihin mo na may problema ka sa pera, marami kang utang, marami ka pang kailangan sa iyong tahanan, sa iyong bahay. Kahit na sabihin mo, may problema ka pa rin sa mister mo, sa inyong pamilya, hindi kayo magkasundo, nag-aaway-away kayo. Kahit na sabihin mo, tumatanda ka na, marami ka nang nararamdaman sa iyong katawan, natatakot kang mamatay, nasasaktan ka sa iyong sakit, nasa iyo kung paano mo titignan ang iyong buhay. Isang milagro o walang milagro? Isang grasya o disgrasya? Isang pagpapala o isang sumpa? We are an attitude away to happiness and joy. We are an attitude away to live a blessed life. Tandaan niyo po yan. At sabi po nila, a bad attitude is like a flat tire. If you do not change it, you will never go anywhere. Napakahirap po nang naglalakbay, gumagalaw ang sasakyan, flat ang gulong. Ang tawag po nila doon, running flat. At ako po nakaranas na akong ganyan. Hindi ko alam, butas pala ang gulong ko, tuloy pa rin ang sasakyan. Ano pong nangyari? Hindi lang po nabutas yung gulong, talagang nalaslas pa. At konti na lang, ako po ay naaksidente sana. Ganyan din po sa buhay. Kung masama ang iyong paningin, masama ang iyong ugali, hindi ka makakalayo sa buhay na ito. Hindi ka magiging masaya at hindi magiging mabunga ang iyong buhay. Kailangan mong palitan ang iyong paningin. Kung gusto mong maging mas makabuluhan ang buhay na ito, kung gusto mong maging mas mabunga ang buhay na ito, kung gusto mong maging masaya ang buhay mo, nag-uumpisa yan sa iyong paningin. Naway sa ating pagdarasal, naway sa ating pagsisimba, kahit paano, tinulungan tayo ng Diyos na mabago, maging malinaw ang ating paningin. Naway makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa gitna ng mahirap na buhay. At pag nakita mo ang kanyang mga milagro, ang kanyang pagmamahal, naway buksan mo ang iyong bibig para magdasal, para magpuri. Dahil pag mabuti ang iyong sinasabi, mabuti din ang iyong mararamdaman.